Good day, Kainsayo. Sa video natin ngayon, ang tatalakayin natin ay kung paano natin magagawa yung sub 1R na 10K. Noong nakaraang video natin, ginawa natin yung sub 25 na 5K at naging maganda naman yung response nyo. So, ito, gagawa ulit tayo ng training video para doon. Katulad nung sa sub 25, bali yung 10K na sub 1R, isa yun sa pangarap ng marami na mabreak. So, medyo mahirap din talaga na i-break yung sub 1R, lalo na sa mga newbie. Sa video natin yan, bali yun na, tatalakayin natin kung paano natin mabibreak yung sub 1R na 10K. Gumawa uli ako ng mga slides na makakatulong sa inyo para mas madali nating maintindihan pare-pareha. So yun nga, gaya nakaraan, pwede nyo uling screenshot. Una, talakayin natin yung mga factors na maaaring maka-apekto sa performance nyo para makuha nyo yung sub 1R. So syempre, maraming mga bagay na hindi lang naman basta tatakbo ka. Maraming mga bagay na maaaring maka-apekto sa inyo. So, kinategorize ko sa tatlo, yung health, diet, tsaka exercise. Sa health, syempre kailangan natin ng getting enough sleep and rest before the event. So, yun, kahit event or practice na time trial yung gagawin nyo, iba pa rin yung tulong nung meron kang kompletong tulog, well-rested yung body mo. Kaya, lagi natin ipaprioritize yung magandang tulog tsaka rest. So, syempre, sa injuries can ruin your performance. Syempre, pag may injury ka, pag may naramdaman ka, malaking epekto yon. Dahil kahit gano'ng ka ganda yung naging training mo, come race day tapos may injury ka pagdating sa race day, mabaliwala yun, makaka-epekto talaga pag may iniinda ka. Dahil konting makirot lang dyan, lagi mong iisipin yon na may masakit or maaaring maisip mo na baka lumala yung injury habang tumatakbo ka. So, maaaring maka-apekto yun. So, may papayo ko na kung meron tayong nararamdaman na masakit or makirot sa training pa lang, mainam na bawasan natin yung training intensity tsaka yung load kung medyo nahihirapan tayo. Kesa naman lalong lumala yung injury natin, so hindi naman masama na magbawas tayo ng training load. So, under diet naman tayo, sa diet, eating nutritious food during training. Kailangan natin ng masustansyang pagkain dahil yun yung magiging fuel natin sa training natin tsaka kahit sa race. Dahil syempre yung mga pagkain nakakatulong yun para mag-develop yung muscle natin tsaka yun din yung i-consume natin, yung susunugin natin sa mismong event or sa training. Oh, next is keeping your body hydrated before and during the race or event. Yung katawan natin is malaking porsyento nito ay binubuo ng water or ng tubig. Tsaka marami tayong nawawalang tubig during sa pag-exercise natin. So, magiging weak yung mga muscle natin pag dehydrated tayo. So, sa exercise, numero uno, warming up, stretching before training or gun start. So, napakahalaga ng warm up tsaka ng mga dynamic stretching. Dahil dito, nire-ready natin yung body natin dun sa magiging intensity ng workout or ng race para hindi siya mabigla, para iwas injury. Tapos dito rin yung na-activate yung mga muscle group natin. Come sa mismong gun start na ready na siya agad. So, ito, training on your specific race goal and pace. So, paulit-ulit dahil ito nga yung dahil yun niya, kaya natin ginagawa itong training video na to para maging specific tayo dun sa mga paces na dapat ginagawa natin sa training pa lang. Tapos, na dapat natin i-apply din sa mismong araw ng race day. Dahil dito, syempre, may target tayong oras. Kaya naglagay tayo ng specific paces para yun yung sundin natin, para hindi tayo pachamba-chamba lang. So, dito na tayo papasok sa specific paces na gagawin natin sa para ma-break yung sub 1R. So, tayo, dahil dito tayo nasa Pilipinas tayo, pangkaraniwan natin ay naggamit ay in kilometers. So, ang magiging easy pace po natin dito is around 651 to 731 per kilometer. So, still, conversational pace po tayo. So, unto pa rin tayo dito sa easy pace natin. Pangkaraniwang pacing po nito ng sub 1R para makuha natin ay 6 minutes per kilometer pace po ang kailangan natin para maging 1R. Pero, syempre, dahil kailangan natin i-sub 1R, so, mas mabilis ng konting-konti kahit ilang segundo lang is enough na yon. So, ang tempo run natin ay magiging 5 minutes 53 seconds per kilometer. So, yun nga, may mga training video naman ako tungkol sa tempo para mas lalo nyo maintindihan. Ang interval run natin ay magiging 5 minutes 17 seconds per kilometer. Naglagay ako ng mga additional na distance dahil sa 10K, asahan nyo na mas
mahaba yung tatakbuhin nyo, dapat mas mag-focus tayo dun sa mga distance na mas mahaba na rin kahit papano. Dahil yung 10K, ano na to eh, medyo may endurance na kailangan dito. Unlike sa 5K, na talagang mostly puro speed ang kailangan mo sa 5K. So, naglagay ako dito ng 1,200 meters. Sobra siya ng 200 meters para sa isang kilometro. So, magiging tempo pace natin sa 1,200 meters ay 7 minutes 3 seconds. Bali, gagawin mo yung 1,200 meters ng 7 minutes 3 seconds. Ang interval pace naman ng 1,200 ay around 6 minutes 20 seconds para makover mo yung 1,200. Naglagay din ako dito ng 800 meters. So, syempre, asahan natin na mas umiikli yung distance, mas bumibilis yung pace. Yung 800 meters natin, sa tempo pace natin ay gagawin natin ng 4 minutes 42 seconds. Yung interval pace naman ng 800 meters ay gagawin natin ng 4 minutes 14 seconds. So, sabihin mo, 4 na yung pace. Pero dahil 800 meters lang po yun, naglagay din po ako ng 600 meters. So, sa 600 meters, ang magiging tempo pace nun ay 3.32. Wow, 3.32 pace na. Dahil 600 meters lang naman po yun. Kulang na ng 400, dalaki na ng ulang. So, next naman po ay interval, 3 minutes 10 seconds para sa 600 meters. So, yun nga, screenshot na lang natin yung mga paces dahil mahalaga yun dun sa gagawin natin na intervals at tempo sessions sa speed days. So, kailangan matandaan nyo yung mga specific paces. Kaya, yun. Screenshot na lang po natin ulit para madali nyo mabalik. So, fitness structure tayo. So, ano ba yung bubuo sa 10K natin na goal na sub 1? So, easy run covers 80% of training volume. Actually, sa lahat naman po ng training from 5K to ultramarathon, talaga pong 80-20 yan. 80% easy pace, easy run. 20% lang po yung bubuo dun sa speed session natin. So, ganun lang kaliit yung porsyento ng mga hard effort. Ang laki po talaga nung porsyento na gagawin mo na in easy pace ka lang or in zone 2. So, next is 12 to 13 kilometer long run once a week. So, sa 10K na target natin, magiging long run lang po natin dito ay 12 to 13 kilometers. Pwedeng lumampas kung 15 kilometers, kung sobrang gamay na gamay nyo na yung 10K, pero mas okay kung 12 to 13 kilometers lang. Next is, focus more on tempo runs to teach the body to adapt fast and longer paces. So, yun nga po yung sinasabi ko sa kanyo kanina, na dahil humahaba na yung distance natin, nasa 10K na tayo, for me, mas mainam po na mas focus tayo sa mga tempo runs. Dahil dito, yun nga, hinuhold natin yung pace ng mas mahaba. So, dahil 10K to, mahaba na itong race ng 10K. So, dito masasanay tayo na i-hold lang yung pacing. Tapos sa bandang huli, ma-maintain natin. Unlike yung kung poor intervals yung gagawin natin, dahil mas mabilis ang intervals, ang mangyayari sa inyo, most likely, first half, ang bilis mo, and then second half, wala na, laglag na yung pacing mo. So, ito na. Next is, interval will be short, 90% effort. So, yun po. Lagi naman pong ganun. Yung interval natin, mas maikli natin gagawin dahil mas mahirap po yung effort ng interval, mas masakit sa legs ang interval. Dahil 90% effort to, mas hihingaling ka dito. Kaya dapat mas maikli yung mga training ng intervals natin. Dito, naglagay na rin po ako ng hill repeats to strengthen leg muscles. Yun nga po, lalo na sa atin, wala naman ruta dito na perfect, na flat lang. Unless kung sa oval ka, sa track ka, tatakbo. Kailangan na rin po natin mag-implement or magdagdag ng hill repeats. So, yung hill repeats naman, pwede mo naman siyang isalit. Hindi mo naman automatic na kailangan mong gawin siya linggo-linggo. So, pwede mo siyang salit sa isang speed session mo, kunwari this week. And then next week, balik ka na uli sa interval and tempo. Pansalit lang. Yung hill repeats, may video na din naman po tayo niyan. Tapos yun niya, ang isang magandang benefits niya, nakaka-add to ng cadence sa atin. Yung bumibilis, yung leg turnover ng feet natin. Tapos umiikli yung stride length. So, na-avoid natin yung heel striking. Dito, leg workout to strengthen all lower leg muscle group. Mahalaga yung leg workout dahil sa running, may mga specific muscle group po tayo na gumagana dito. So, pag nagdagdag tayo ng leg workout, pati yung mga muscle na hindi natin ganong nagagamit sa running is napapalaas natin. So, nagtutulong-tulong sila lalo na minsan pag yung sa training or sa event, minsan yung mga main muscle group na ginagamit natin sa running, di may iwasan na sumasakit na yan minsan. So, nakakatulong yung ibang muscle na saluhin yung load or yung intensity
yung mga muscle na nagiging weak dahil dun sa training or dun sa race. So, kailangan din natin palakasin yung ibang muscle group sa lower leg natin. Next is recovery runs helps to repair all the strains and allow body to be fresh on next workout. Yun nga, sa lahat ng hirap natin, napakalaga pa rin talaga nung recovery. Doon lahat na re-repair yung mga muscle natin na nagkakaroon ng strain during workout or sa race or sa training. Huwag kayong manghinayang na kunwari, nag-hard effort training kayo ngayon, nang kinabukasan sobrang sakit pa ng mga legs nyo. So, try nyo recovery. Tapos next day, kung hindi pa rin, okay lang naman na slow pace uli o recovery days uli tayo until maibalik nyo yung dating strength ng legs nyo. So, lipat na tayo sa mga speed session natin. Dito sa speed session, dalawa lang din yung ginawa ko. Ginawa ko ulit ng tempo tsaka ng interval. Gaya nga nang sabi ko, tempo session, para sa akin, pag humahaba yung distance, dapat mas nagpo-focus tayo sa tempo session. Tempo run natin ay around 5.53 per kilometer. Ang target goal pace natin dito sa sub 1 ay 6 minutes pace per kilometer. So, yung tempo mas mabilis siya ng bahagya. So, ito yung isa sa mga workout na pwede natin gawin. Ulitin ko, hindi nyo kailangan gawin to lahat. Pero, maganda na i-mix natin yung mga training na andito. Dahil iba-iba po ito na magiging tama sa inyo. Dahil iba-iba yung magiging distance. Iba-iba yung magiging pace ng mga bawat workout na nilagay ko dito. So, isa dito nakalagay, run 50 minutes at tempo pace. So, takbo ka ng 50 minutes gamit yung 5.53 pace. Yun, isa sa mga pwede natin gawin yun. Maintain mo lang yung 5.53. Hindi naman eksaktong kailangan 5.53, pero wag mas bibilis doon. Pwedeng bumagal doon dahil ang allowance naman natin hanggang 6 km pace. So, pwedeng mas bumagal ng konti sa 5.53. Next is 8x1,200 meters. Yung 8x1,200 meters, huwag kayong matatakot dahil kung pag sinam natin to, hindi naman to aabot pa rin ng 10K. Kulang pa rin yan ng 10K. At saka mangyayari naman dito ay mabagal naman po yung pace ng 1,200 meters kesa sa pacing ng 1 kilometer. Dahil nakalagay naman po doon, di ba? Mas mabagal po ito, kaya huwag kayong matatakot. Tapos meron pa rin po itong 2 minutes jog in between. Doon sa mga nakapanood ng tempo, alam nyo na kung paano ginagawa yon. Tatakbo tayo doon sa specific na nilagay ko na pace para sa 1,200 meters. And then, pag nagawa na natin, magkakaroon tayo ng parang jog recovery. Yung jog recovery, in zone 2 yun. Tapos after mo magawa yung 2 minutes na jog recovery, jog ka, gawin mo na uli yung 1,200 meters na tempo pace na binigay ko dun sa specific paces natin. Hanggang makompleto mo yung 8. Next is 10x800 meters with 2 minutes jog zone 2 jog recovery. So, 10 siya, pero 800 meters, still di pa rin siya out ng 10K. Nakakatulong talaga yung pagkaroon ng tempo pace, tapos yung jog recovery. Mahalin tulad natin to sa race na, kunwari, tumatakbo ka na, tapos feeling mo pagod ka na. So, yung 2 minutes jog recovery, mahalaga yun. Kesa huminto ka, o maglakad ka, mainam na tinuturoan natin yung body natin na kahit pagod ka na, nagjajag ka pa rin kahit sabihin mo na mas mabagal kaysa naman maglakad ka or huminto ka. Malaki pa rin tulong yun. So, last is 2x5K. Gagawa tayo ng unang 5 kilometro gamit yung 5.53 na tempo pace natin. Pag nagawa na natin yun, pwede tayong mag-rest ng 2 minutes. Mapababain natin yung heart rate natin sa zone 2. 2 minutes or kahit 3 minutes, basta kailangan mapababa natin yung heart rate natin sa zone 2. Tapos pwede na tayo mag-proceed dun sa last 5 kilometers. Lipat na tayo sa 10K interval session. Ito yung mga session na ginawa ko para sa interval. So intervals natin ay around 5.17 per kilometer. So isa dito lagi yung 10x1 kilometer. Around 5.17 pace per kilometer. So 2 minutes rest in between. Gagawa tayo ng 1 kilometer sa 5.17 pace, tapos 10 beses mo siyang gagawin at meron kang rest na 2 minuto. Next is 8x1,200 meters. Ang pace naman ito ay 6 minutes 20 seconds. Magkakaroon tayo dito ng 2 minutes rest in between. Actually, puro 2 minutes yung nilagay natin, parang yun yung standard na rest natin. Kasi yun yung sabi ko sa inyo, pag medyo gamay nyo na, mga ilang linggo niya ang yung ginagawa or ilang months na, pwede nyo naman bawasan na yung rest
para mas lalo niyong makita yung improvement niyo. Next is 6 by 800 meters. So, yun nga, ang pacing nun is 4:14 per kilometer. Tapos, meron kang 2 minutes rest in between. So, next is 5 by 600 meters. Yun, 3:10 pace na dahil 600 meters lang naman siya. Yun na yung mga pwede natin pagpilian sa speed session. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman dapat magawa nyo lahat. Pero maganda to kung mapaghahalo-halo natin. So, dahil iba-iba po talaga na magiging tama. Dahil iba-iba sila ng pace, iba-iba sila ng distance. So, sa unang attempt, pangalawang attempt, huwag kayong mawawala ng kumpiyansa kung hindi nyo magawa yung mga pacing. Kaya kung marami yan, para mahanap nyo kung alin yung kaya nyo, dun muna tayo sa kaya nyo, syempre. Tapos, pag yun yung nagagawa nyo na, feeling nyo, mas madali yung susunod doon na speed session, so pwede na tayong mag-upgrade dun sa mas madali. Okay lang naman po na talagang minsan hindi natin nakukompleto yung speed session, lalo sa una. Ganun po talaga kahit naman po ako dati. Hindi ko din naman minsan nakukompleto, pero syempre yun nga, sa next week's, try lang tayo ng try hanggang sa magamay natin, dahil nakaka-adapt naman po talaga yung body natin. Ganun lang naman po talaga sa umpisa. So maglipat na tayo sa daily run schedule. So ito pa rin naman po talaga kagaya nung nakaraan, ito lang din naman po talaga yung sinusunod ko na pagkakasunod-sunod ng mga takbo ko sa isang linggo. Kahit anong klaseng distance, 5 kilometers, ultra, ito lang po talaga. Pinapalitan ko lang sila syempre ng distance, kung gaano kahaba, or ng intensity or ng pacing. So kung hindi man po maging ganito kamukha yung sa inyo, at least meron po kayong idea kung paano nyo i-adjust dun sa mga schedule na magpipit para sa inyo. So yun, dito na po natatapos. Kung may nagtatanong kung ano ba yung magiging distance natin sa easy run sa araw-araw, at least 5 to 8 kilometers po, sapat na po yun na maging daily runs nyo. Hindi nyo po kailangang umabot ng 10 kilometers sa easy daily runs nyo. Pang isang tip, huwag nyong gagawin na kunwari weekends, tapos mag-attempt kayo na mag-10K ng hard effort. Huwag nyo pong gagawin yun. Hindi po laging ginagawa na mag-testing ng goal pace natin. Hindi po natin ginagawa dapat yun. Dahil ang mangyayari po nun, walang pinagkaiba yun sa lagi kang lumalaro tuwing weekends. So malalaspag kayo nun. Bali ang attempt po niyan, bigyan natin ako nara isang buwan, nagte-training ka na doon sa mga paces. So, pwede naman tayong after 4 weeks, try tayo, time trial tayo. Yun na po yung pwede natin gawin. So, kung hindi man natin magawa yung specific pace na sub 1, so, balik ulit tayo sa training, ulit-uli, ilang weeks uli, and then pwede natin uling testingin uli. Kung kaya na natin yung sub 1, hanggang makuha po natin. Basta nyo, palagi nyo pong tatandaan na yung easy days easy, hard days hard. Yun nga, pag may hard, next day easy. So kung nagustuhan nyo po yung mga gandong klaseng content, paki-like nyo po yung video, paki-comment nyo po kung nagustuhan nyo yung mga gandong content para patuloy po tayong gumawa ng mga gandong training plan video. Patuloy nyo po sana kung i-subscribe, paki-share po yung mga video natin. Tsaka kung may mga additional po kayong tanong, huwag po kayo mahiya na mag-comment dyan sa comment section. Muli po, maraming po salamat sa lahat-lahat ng mga sumusuporta. Ingat po kayo sa mga takbo nyo. God bless. Hindi naman exact, dapat eksaktong 555